Ito na pala. Yo, what's up guys? Kumusta? Welcome back po sa ating channel Kalimi Online po. Isang mabilis ang ituturo ko sa inyo guys ito. Meron ako ng Hira 2015 na 1 peso PSP series 2015 po 'yan, pare-pareho. Pero guys, ito pala 2015 ay mayroon tatlong klase katulad ng 10 peso PSP series. Ayan. Tatlong klase po 'yan. Ayan po ang tatalakayin natin ngayon. Kaya tumutok po kayo para malaman natin dahil bibigay ko ang impormasyon. Kaya samahan nyo ako. Yo, what's up guys? Welcome back to our channel, Kalimi Online po. Kumusta? Bago lang ako magpatuloy guys, shout out muna sa inyong lahat at maraming salamat po. At kung bago pa lang dito sa ating channel, huwag pong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell for more videos. Okay guys, ang content natin ngayon ay tungkol dito sa 1 peso DSP series at ito nga year 2015 ang ibibigay kong halimbawa. Alam niyo po kasi, late ko na din nalaman na itong 1 peso pala ay may tatlong klase. Ito po yung tinatawag na Die 1, Die 2, at Die 3. Hindi po kasali ang Die Hard dyan. Pelikula po yung dati. Okay? At ayan po ay magkakaiba. At ayan ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya huwag skip ang video guys para masagap ang impormasyon ng buong buo. Hindi naman po matagal ito. Sandali lang po itong video to, hindi po aabuti na 10 minuto. At pagkatapos natin pag-usapan ang kanyang tatlong klase, titingin na rin tayo online. Hanapin natin kung ano ang value nitong year 2015. Okay, ito guys. Pumunta muna tayo dito sa may sa pinating libro sa online. Ayan. Para ano kasi mayroon kasi yung baka isipin ng iba dyan na ako lang nagsasalita. Hindi po. Meron po akong basihan palagi. Galing po ito sa online, internet. Ayan. So okay guys, kailangan ko po ulit ang inyong atensyon para masagap po ninyo na maayos ito. Simulan natin dito sa kaliwa yung Die 1. Ayan po ang tinatawag na Die 1, ang reverse ng Bariyang 1 peso. Itong Die 1 po, ito ayan. Yung unang-una na yan. Malalaman nyo po ang Die 1 kapag ang mga script na tinatawag sa likod nito ay makakapal. Ayan po, makapal yung mga lettering niya. Tapos yung cogwheel na tinatawag, makapal din siya. Ayan, yung paikot na yan. Ayan, ayan po ang Die 1. Ayan lang naman po ang mga dapat nating tatandaan. So, punta tayo dito sa Die 2. Ang pagkakaiba naman itong Die 2, guys, ay thin script. Manipis ang kanyang mga script. Kung ano po yung nandyan sa kanyang mga lettering niya. Ayan, manipis po pati yung cogwheel na tinatawag. Yung parang gear na yan na nasa gitna. Maninipis po siya. Pati na din guys, yung sikat ng araw. Makikita nyo naman, iba parang ang liit-liit nung araw na papasikat. Ayan po. Ngayon man guys, punta na tayo dito sa Die 3. Alam nyo po dati, nung nakakita ko nitong Die 3, itong 2015 1 peso nito, inisip ko agad na ito ay error coin. Na-content ko pa nga eh. So ito, tinatama na natin. Ito pala ay hindi error coin. Ito po ay tinatawag na Die 3. Kaya kung meron kayo nito guys, ito po ay Die 3. Yan. At ang naiiba naman sa Die 3 na ito guys, ang kanyang script ay malalaki, large po. Ayan, ipakikita ko po sa inyo mamaya yung actual na barya na aking hawak. 2015 po yung tatlong yon, Die 1, Die 2 at Die 3. Ayan, makikita nyo po ng personal. Hindi pala personal, makikita nyo sa video. At bago ko lang ipakita guys ha, para sa akin, itong sa tatlo, itong Die 3 ang pinakamagandang sa akin eh. Kasi kakaiba siya eh. Talagang makukuha agad yung attention mo. Hindi mo agad mapapansin mo na kakaiba siya kaagad dahil sa kanyang
disenyo dahil nga doon sa kanyang large script. So ito guys, ito, pinakita ko na sa inyo. Ayan po ang kanyang mga itsura, no? Binalot ko na rin yan at nilagyan ko na rin ang pangalan para hindi ako malito, kasi malilito kay kikilatisin mo pa. So ayan, kinilatis ko na kanina para dire-diretso na tayo. Ayan, i-close up ko lang ito isa-isa guys. Ito, punta tayo dito sa die 1. Ayan, para meron tayong pruweba. Die 1, 2015, 1 piso. Ayan, makakapal po ang script, di po ba? Ayan, pansinin nyo lang guys. Ayan, kung makakahawa kayo ng 2015 na 1 piso, kilatisin nyo agad. Kunin nyo agad yung guide ko rito. Ayan, ngayon makapunta tayo dito sa die 2. Ito lamang ang die 2 guys. Walang sinabi ko kanina. Ayan siya, thin script. Maninipis po ang kanyang mga script. Ayan, close up natin para makita nyo. Kahit tama siya, hindi naman ganun kaano, kasi sumisilaw po siya. Pero at least, ayan. Ngayon, guys, punta naman tayo dito sa aking paborito sa tatlo, ang die 3. Close up ko lang. Ayan guys, di po ba? Malalaki ang script. At sa personal guys, kakaiba ang kinang nito. Para siyang proof coin. Iba ang kintab niya. Talaga mapupukaw ang iyong atensyon. So ayan ang die 3. At mayroon po nakapagsabi sa akin na viewers ko na sabi niya, ito raw die 3 na ito ay ang pinakamahal sa tatlong klaseng 2050 na ito. Nabibili na raw po ito, ang isang piraso na ito, kung nasa magandang kondisyon, uncirculated or briar uncirculated, ay may bibili po ito ng nasa 500 pesos. So wow, di ba? Ang laki. So i-check nyo na agad kung meron kayo nito. At siyempre guys, baka mayroon magtatanong sa inyo dyan. Magtatanong, mag-comment. Sasabihin na, totoo ba yan? Hindi, ang sagot ko lang po dyan, totoo po yan. Meron po talaga mga bumibili na coin collector. Kaya lang, magkakatalo na lang po ito doon sa collector kung magkano nila gustong bilihin ang inyong coin na katulad nito. Kung halimbawa ang coin collector, medyo galante siya. Meron yung maluwag siya sa pera. Kaya niya bilhin ng 500 ang isa niya. Kung isang collector naman ay hindi masyadong ganun, pero bumibili siya, siguro kahit sa 100, pwede niyang bilhin yan. Kayo ang mag-uusap dyan. At syempre, magiging depende na rin yan sa kondisyon ng barya. Kung pangit, ay syempre, kahit ibigay mo na lang siguro, di ba? Pero kung maganda, ibenta mo. Ayan, kaya shoutout kay brother Romel Castillo de la binigyan niya po ako, pinadala niya po ako ng maraming pareha bro, shoutout sa iyo at kay brother Federal Post TV Magazine, kay Beethoven Krasko. Maraming salamat sa inyong pagtulong, pagsuporta at kaganoon rin po kay Ate Risa from Houston. At sa inyong mga solid na nanonood sa akin na hindi nagko-comment, huwag po kayong mahiya, mag-comment pa kung gusto po nyo magpa-shoutout, isa-shoutout po kayo dito sa ating channel. Hey guys, ito. Lumiretso na ako dito sa may numismatic para alamin ang binigay na value ng numismatic. Malalaman natin. Ito, 2015. Kita nyo yung year guys, ayun, 2015. Tingnan natin yung mga value niya mula doon sa die 1, die 2, at die 3. So ito guys, magsimula tayo dito sa year. Pansinin nyo agad yung year na 2015. Ayan po ang 2015. Tapos dito, yung BF na yan guys. Ayan, simula natin sa BF. Ibig sabihin ng verifying condition. At yung number na 8.61, ayan po ang binigay ng numismatic na value niya, 8.61 pesos. Ayan po, naka-convert na po yan sa peso. Tapos yung sumunod, yung extra pa yung isa, 22.96 pesos. Sumunod, AU, about uncirculated, isa 36.17 pesos. At yung uncirculated is 57.40 pesos. Medyo mataas na pala ang value nito guys ng reverse 2. Ayan, nakita nyo, rev 2. Ibig sabihin yung reverse 2, ayan po ang value ng reverse 2. Ngayon naman ito sa baba, ayan, ito, dalawa lang ang binigyan niya ng value na nandito eh. Yung extra pile niya is 5.17 pesos. Tapos yung about uncirculated is 17.80 pesos.
So para sa kanila guys, ang mayroon lang value is yung 1 piso na may reverse 2 at reverse 3. Ang may pinakamalaking value is itong reverse 2. Yung reverse 1 wala rito eh. Yung sumunod kasi dito pag in-scroll mo, 26 din eh. Hindi nila binigyan ng value yung reverse 1. Ayan, sa palagay ko, ibang kung pupunta tayo sa NGC, ibang presyo naman ang value na ibibigay nila rito. Kaya lang hindi ko pa nakikita. Dumiretso kasi ako dito sa numismatic. So ayan, at least meron na tayo idea kung magkano ang value ng 1 piso reverse 2 at reverse 3 lang ang binigyan nila ng value. So ayan po guys, salamat po sa inyo. Until next time, God bless you all. I'm out.